So welcome back muli dito sa aming Munting Backyard Farm, mga kaibigan. So for today, ang topic natin, bakit hindi nangingitlog yung mga pullets natin kahit nasa tamang edad na sila at kahit kasama nila yung rooster. Pero bago ang lahat ng yan, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So tara, mga kaibigan! So ayan nga, mga kaibigan, yung ating apat na pullets. So nagtataka ako, mga kaibigan, bakit hindi pa rin sila umiitlog hanggang sa ngayon. So nag 6 months old sila nung June. So 7 months na sila ngayong July. So 5 months old pa lang sila, kasama na nila yung ating rooster na Saso, yung bulik na kulay. So dapat sa ganitong panahon, umitlog na sila at dapat may sisiw na. So nagtaka ako, mga kaibigan, kaya nagtanong-tanong ako, tsaka nag-research din ako sa YouTube kung ano ba yung dahilan kung bakit hindi pa rin sila umiitlog. So ito nga yung aking nakita, mga kaibigan. So pwedeng maging dahilan nito ay yung bata, yung rooster. So ito yung rooster na kasama nga nila, mga kaibigan, yung ating Saso. Umiedad pa lang ito, mga kaibigan, ng 7 months. So going 8 months na to, alam ko sa pagkakatanda ko, mga kaibigan. So dahil nga sa bata pa siya, hindi pa ganun kalakas yung kanyang sperm para i-fertilize yung egg nung mga pullets natin. So sa ganung dahilan, mga kaibigan, ay hindi talaga iitlog yung ating mga pullets kahit nakasama siya doon sa loob ng ating breeding pen. So ipapakita ko sa inyo tong kapatid niya, mga kaibigan, ng apat na pullets. So ayan. So tamang-tama, mga kaibigan, kaka 6 months old nitong ating pullet na to. Naglay siya ng egg. So kalagitnaan ng June, tapos na siya maglay. 11 eggs nga yung kanyang initlog. At first week nitong July, naghatch na yan. So may 6 na sisiw. So bakit siya, mga kaibigan, kaedad niya lang yung ating apat na pullets, bakit siya ngayon may sisiw na at may itlog nung 6 months old siya? So ito rin yung naobserbahan ko, mga kaibigan. Disclaimer lamang po, ito po ay base sa aking experience. So nung ito nga, hindi ko kinulungtunghin na to, mga kaibigan. Bitaw lang siya pag-ala-gala kasama noon nung ating black na hen. So dahil nga pag-ala-gala siya, may nagsabi sa akin na mas mabilis daw umitlog kapag nasa labas lang yung ating hen. At isa rin na nakita ko, itong ating rooster. So ito yung nag-mating sa kanya, yung ating Cantones na rooster. So ito, mga kaibigan, umiedad na ito ng 1 to 2 years old. So dahil nga fully matured na tong rooster na ito, madali siyang mag-fertilize nung mga egg ng ating mga inahin siya nung ating pullet. So sa ganung paraan, ayun nga, napaitlog niya yung ating pullet sa tamang edad. So kaya tinanggal ko na tong ating bulik, yung Saso rooster natin. Hiniwalay ko na siya kasi nga yun yung possible na reason.
So may nakita ako sa Facebook, mga kaibigan, for sale ito, itong Dominant CZ. Ayan nga, Dominant CZ na rooster, pure breed. So ito binebenta per kilo, mga kaibigan, 250 pesos per kilo. So tumitimbang siya ng 4 na kilo. Kinausap ko yung nagtitinda sa online, may farm kasi sila, mga kaibigan, pero hindi sila nagbigay ng details. So sabi ko, pwede ba akong makabili ng isang rooster tsahin? Ang sabi naman nila, ang in-out lang nila ay ito, mga rooster, kasi nagbabawas sila. So tamang-tama naisip ko, bibilin ko to para doon sa ating 4 na pullets. So hindi ko nga ito, hindi ko ipapares tong Cantonese natin dahil father nila yan, so magto-throwback yan. So kukuha ako ng ito, panibago. So binenta siya sa akin 600 pesos na lang. So mabait yung pinagbilang ko dahil binigyan ako ng discount. So kinuha ko siya kaagad, at siya yung ilalagay ko dyan sa ating 4 na pullets. So tong Dominant CZ na to, mga kaibigan, 1 year old na siya. So tetestingin ko, mga kaibigan, kung kaya niya bang paitlugin yung ating mga pullets. At doon ko makikita kung totoo ba yung aking hinala na hindi pa talaga pwede i-breed ang batang rooster. Kagaya nga yung ating bulik, hindi pa natin siya pwedeng i-breed dahil hindi pa fully matured yung kanyang mga similya para mag-fertilize. So ipapasok natin siya doon, mga kaibigan, at titignan natin kung paano siya mga sawa, kung okay ba siyang breeder, at okay ba siya na gawing broodcut nga para doon sa ating mga pullets. A few moments later. So ito na, mga kaibigan, kukunin ko na tong Dominant CZ natin at ilalagay natin doon sa loob. So napakalaki, mga kaibigan, no? So titignan natin after mga 1 or 2 weeks, titignan natin kung mapapaitlog niya yung ating mga pullet. So ayan, tignan nyo, magaling siya magtawag. So oobserbahan muna natin kung ano yung magiging kakalabasan ng ating pagpasok ng panibagong rooster, kung maiitlog ba yung ating mga pullets. Kapag ganon, kapag hindi pa rin sila umitlog, so hahanapin ulit natin kung ano yung posibleng problema para makapag-breeding nga tayo. Ayun nga, mga kaibigan, nasa loob na yung ating Dominant CZ. So titignan natin kung paano niya, kung mapapaitlog niya nga yung ating mga pullets, kung mas matured siya doon sa ating bulik na saso. So ito sila, mga kaibigan. So pag mamaturin lang natin itong ating bulik, malaki din to, malaking klaseng manok din to, mga kaibigan. So hindi pa nga siya ready for breeding. So sana sa mga nagsisimula pa lang din katulad ko, kung bibili kayo ng pangsimula nyong rooster, mga kaibigan, mas maganda yung matured na, yung may 1 year old na. Kasi yung month olds, yung mga 8 to 10 months ganyan, so alanganin pa, mga kaibigan, base dito sa aking experience. So ito ay hindi ko naman po sinasabi sa inyo na sundin nyo yung aking mga sinasabi. Base sa aking karanasan, ay mas mainam nga napiliin natin yung mga fully matured na, kagaya tong ating Cantonese.
So itong Cantones natin fully matured na. Kaya hindi ako nagka-problema. Pagkasalang ko, naghintay lang ako ng 1 week, mga ganyan. Umitlog na yung mga hens at pullet natin. So ayan sila. Tatlo na yung brood cock natin. So mas maganda, mga kaibigan, paiba-iba din yung ginagamit yung rooster, para iba-iba din yung lalabas na lahi ng manok at hindi puro o hindi lang iisa. So marami kayong choices kung ano ba yung magandang breeding. So yun nga, mga kaibigan, nakita nyo yung tungkol doon sa ating pullets, kung bakit hindi umiitlog at kung ano yung posibleng dahilan. So disclaimer lamang po ulit, hindi ko po sinasabing gayahin nyo yung aking mga ginagawa, at yung aking pong mga sinasabi ay base sa aking mga na-experience dito sa aking munting backyard farm. So nasa sa inyo na po yon kung kukunin nyo na bilang example, or i-apply nyo rin sa inyong mga manukan. So advice ko lang din po, base nga sa aking experience, mas maganda na fully matured na yung ating mga rooster, yung may 1-year-old up. Kasi yung months old na rooster ay hindi pa sila ganun ka matured para mag-breeding. Yung kanilang mga similya ay hindi pa kaya mag-fertilize ng eggs. Base po yan sa aking experience. So maraming salamat po. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Maraming salamat, mga kaibigan. Hanggang sa muli. God bless us all.